Okay, Ease of Paying Taxes Act o yung RA 1976. So, kung noong Duterte administration merong ease of doing business, dito naman ease of paying taxes. Kasi para maging tax haven yung mga foreign, yung maging tax haven itong Pilipinas sa mga foreign investors. Kasi kaya marami ring ayaw mag-invest dito dahil yung mga ang daming abubot o ang daming pahirap sa pagbabayad ng buwis. So itong Ease of Paying Taxes Act, si Senator Migsubiri na Senate President at itong si Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian yung principal author and sponsor nito. So ano rin ito? Co-author din ito si Senator Joel Villanueva. Well, ano lang naman eh, sa mga senador yan, si Migsubiri, si Chis Escudero, at saka yung si Sherwin Gatchalian, yung business-oriented talaga yan. Yung mga senador na yan. So, kaya yan talagang forte nila yan. Yung tatlo, yung mga nabanggit ko, si Senate President Subiri, si Chis Escudero, tsaka si sino to, si Joel Villanueva, tsaka yun na yun, yung tatlo. So definitely itong ease of payment, ease of paying taxes, ito yung pagpapadali ng pagpa-file ng income tax return o yung ITR. Yung ITR mo na yung 2316 na 4 na page, sa batas na to, 2 pages na lang. Okay? Naranasan ko to din, nagtrabaho ako, nagpa-file ako nito eh. Yung 4 na page nagiging 2 pages na lang para hindi ka nasulat ng sulat. And then, yung civil penalties, okay, yung civil penalties with regards to taxation laws or tax laws ng Pilipinas, from 25% to 10%. Kasi sa Google, okay, pag ginugle mo to, not less than, not more than 25,000 pesos. So, binabaan nila yan. Kasi yung civil penalties, yun yung remedy in case may mga hindi sinasadyang magkamali siguro. Kaya civil penalties yan. So, maganda, binawasan nila. And then, yung compromise penalties mo, 50%. O, halimbawa, hindi ka nakapag-provide ng tamang information, so 50% na lang yung babayaran mong penalty. So, yun, pinadali nila, no? Dun sa filing, and ano, yun, pinaano, tsaka yung, ang maganda rito, yung VAT invoice, okay, yung VAT invoice mo, yun na lang yung proof of transaction. At saka pwede mo siyang i-file electronically or manually. So, ibig sabihin, pwede kang pumila sa BIR, pwedeng online ka. Without the need of to pay 500 pesos annual registration fee. Or pwede kang mag-transfer, no? Without the need to pay the annual registration fee of 500 pesos. So, yun yung mga tinanggal nila para mapadali. Kasi magbabayad na nga ng buwis eh, pagbabayarin mo pa ng registration fee. Di ba parang magbabayad na nga, eh, sigurado naman ako pag negosyo yan, malaki talaga ibabayad niya. So bakit kailangan mo pa ng registration fee? At saka ang ginagamit dito sa VAT is yung accrual method for the sales of goods. So ibig sabihin, ipon yung ginagamit, accrual pwedeng deferred later on.
So, accrual basis na yung ginagamit nila. So, mas madali sa mga taxpayers. At yung fixing ng errors is reduced to 180 days. So, 6 months. So, yung processing of errors mo, 6 months na lang o 180 days na lang. Kasi yun yung isa sa nagpapahirap. Dahil pang nag-fix ka ng error, matagal. So, ang pinaka-maximum na is 180 days. And lastly, sinulat ko eh, yung increased threshold. Okay, yung tax threshold is yung binabayaran ng mga taxpayers. Okay? Yung increased threshold mo is from 100 to 500 pesos. So, yung increase ng payment mo is from 100 to 500 pesos every 3 years. Pero ang kagandahan doon, nakabase na yon sa Consumer Price Index. So, yung tax threshold mo, nakabase sa Consumer Price Index. Pwedeng 100, 200, or hanggang 500 depende sa Consumer Price Index every 3 years. So, yun yung magandang konsiderasyon na ibinibigay ng batas na to. So, maganda, no? Eh, buti pa, para mas maintindihan nyo, ako eh, nagbigay lang ako ng ano, pero yung kaibigan nating si Mon Abrea, eh, makinig na lang kayo sa mga ano neto dahil yun is mas nakakaalam. So, primer lang itong binigay ko, mababaw. Pero kung gusto nyo malaliman, eh, punta na kayo kay Sir Mon Abrea. Kay Taxwiz, para matulungan kayo. So, yun lang po.